Amen. A blessed Sunday to everyone. Kami po ay muli dumudulog sa inyong mga tahanan sa pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon. Today we are going to worship the Lord, bless His holy name. Atin pong luluwalhatiin ang ating dakilang Diyos na buhay. Siya po ay ating papupurihan sapagkat yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay nabubuhay. Amen? Naririnig niyo po ba ako? Pwede po bang lumapit kayo ng konti dito sa harapan para meron po kasi akong maliit na microphone dito, so I don't have to use this already. So. Amen. Kayo po ba ay nagagalak sa presensya ng Panginoon? Amen. So, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Magsisimula po tayo sa 1 Samuel. Ating pong pag-aralan ng 1 Samuel 15, verse 22. At titingnan po natin yung context ng mga talatang ito ayon sa history or background. Okay? 1 Samuel 15, verse 22. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Amen? So, sa araw pong ito, pinagmagatan po natin ang ating mensahe na to obey is better than sacrifice. Amen? Ang ating pong pagsunod, yun po ang nais ng Panginoon. At magkaminsan, o madalas, ito po yung pinakamahirap gawin ng isang Kristiyano. Amen po ba? To obey, ang sumunod. Sapagkat marami pong iba-ibang perception and understanding and insight about obedience. What is obedience? Amen. How do we define obedience, you know, in the Christian context? So, meron pong isang bata. Okay, may isang kwento ng isang bata na umiiyak siya sa isang sulok. Woo! Sabi nung bata. Nakita siya ng mami niya. At linapitan siya ng mami niya at sabi niya, "Oh anak, bakit ka umiiyak?" Sabi niya, "Kasi si daddy may sinabing bad word." Eh, Kristiyano yung daddy niya. At natawa yung mami niya sapagkat sa tagal ng pagsasama nila, ni minsan hindi niya narinig na nagsalita ng bad word yung asawa niya o yung daddy ng anak niya. So, hindi siya makapaniwala. Sabi niya, "Oh talaga?" Sabi niya, "Ano naman yung bad word na sinabi ng daddy?" Sabi ng mami niya. Sabi ng bata, sabi niya, "Obey! Obey." Amen? Para sa marami, ang salitang obey ay bad word sapagkat ayaw nila itong gawin. Amen? So, if you do not like to obey, obedience is something that is, you know, hindi maganda sa pakipandinig. Amen? Hindi maganda sa pakiramdam. Hindi maganda sa pandinig. Pero ngayon po ay pag-aaralan natin, susubukang pag-aralan ang obedience. Amen? Obey. Okay. What is obedience? And why does God require obedience on our part? Amen? He delights in obedience and He detests disobedience. Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nagdi-disobey. Pero gustong-gusto naman niya na kapag tayo ay nag-o-obey. Okay, why does God require obedience on our part? First of all, what is obedience? You know, simply said, taken from Mr. Webster, obedience is, you know, hearing, listening, and not just listening or hearing, but acting accordingly. Amen? Pinapakinggan mo, at pagkatapos nito ay sinusunod mo. So, hindi lamang nagtatapos sa pakinig, kundi nagtatapos sa pagsunod. Obedience. That is obedience. And in the context of Christianity, it is very important that we obey. Amen?
napakahalaga po na tayo po ay sumunod. Bakit? May ilang kadahilanan. Number one, because Jesus Christ was the perfect example of obedience. Jesus Christ set the example of perfect obedience. Siya po yung nagbigay ng halimbawa ng isang ganap na pagsunod. Tingnan po natin. Kung si Jesus ay hindi po sumunod sa kalooban ng Ama, nandito po ba tayo ngayon? Meron ba tayong kaligtasan? Do we have salvation? If Jesus Christ, the Son of God, disobeyed the will of the Father, wala po tayong kaligtasan. We have no salvation. We have no redemption. We have no restoration. We have no forgiveness of our sins. Amen? If the Lord Jesus Christ did not obey the will of the Father. And so, likewise, because Jesus set an example for perfect obedience, sapagkat ang Panginoon po ay nagtakda ng isang ganap na halimbawa ng pagsunod, ang Panginoon po ay nag-expect din sa atin ng isang perpekto at ganap na pagsunod. Amen po ba? Yes. Amen. Pero sabi ko nga, iba-iba kasi ang perception ng mga Kristiyano ng obedience. Amen? Para sa iba, yung sila po ay umaattend tuwing Sunday, nagbubuklat ng Biblia, nakikinig sa mga sermon at saka mga mensahe, para sa kanila, yun na yung obedience. Amen? Kahit na sagdilim ay gumagawa sila ng kasalanan. They compensate for their partial obedience by attending services and worship services like this, reading the word, amen, pag-involve sa ministry, pero kahit na may pinapagawa ang Diyos sa kanila, hindi nila ginagawa. Amen? Hindi yun ang kailangan ng Diyos eh. Hindi yung ating partial obedience. Ang kailangan ng Diyos ay absolute perfect obedience, just like what the Lord Jesus Christ has set as an example. Amen? Pero tayo, nahirati na tayo sa ganun. Amen? May pinapagawa ang Lord, hindi natin gagawin. Ang gagawin natin, yung gusto natin. Umate naman ako ng church eh. Nagta-tithes naman ako eh. Nagpe-pray naman ako eh. Nagpa-fasting naman ako eh. Nag-i-involve naman ako sa ministry eh. Pero yung pinagagawa ng Diyos, hindi mo ginagawa. Akala mo sumusunod ka na nun? Akala mo you are obeying the Lord? No, because partial obedience is not obedience. God demands perfect obedience. Because Jesus Christ did not do partial obedience. Si Jesus, hindi po partial obedience ang ginawa niya. Kapag partial obedience yun, wala po tayong redemption. Wala po tayong salvation. Amen? Wala po tayong kaligtasan. Kung partial obedience ang ginawa ng Lord, Ama, pwede na to. Amen? Pwede na to, konting sugat lang. Or Ama, pwede na to, konting bit-bit lang ng krus. Pero hindi niya tinapos sa kamatayan. Di ba? Kung hindi niya tinapos sa kamatayan sa krus, wala po tayong salvation. Wala po tayong redemption. Amen? So, God as well demands perfect obedience from us. Amen po ba? Why? Because Jesus Christ set the perfect example of absolute, total, complete obedience. Amen? Amen. Praise God. So, Jesus Christ is the perfect example of obedience. That is one reason why God demands obedience from us. Sabi sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Amen? Kung mahal mo ako, tatalima ka at susundin ang mga
utos ko. Amen? So, sumunod. Sumunod po yun ang pagpapakita ng pagmamahal. Kaya marami nagsasabi, I love you, Lord. Amen? I love you, Lord. Umiiyak pa yan. Amen? Nagtatumbling pa yan. Nag-groaning pa yan. Pero hindi naman ginagawa yung pinapagawa ng Lord. Amen? Hindi sapat yung pag-iyak. Hindi sapat yung pagpa-fasting, hindi sapat yung prayer, hindi sapat yung commitment. Amen? God demands absolute, total obedience. Amen? You cannot say, I love God, but you disobey God. Amen? Loving God is obeying God. Amen? Amen. Loving God is obeying God. So 1 John 5, 2 to 3, we love Him if we keep His commands. Amen? So, mahal natin ang Panginoon, totoong mahal natin ang Panginoon kung atin pong kinikip yung commands ng Panginoon. Amen. So, that is number one. We have obedience, we do obedience to God because Jesus Christ set an example of perfect obedience. Number two, bakit kinakailangan natin ng obedience? Kinakailangan nating sumunod sa Panginoon. Kahit na ito ang isa sa mga pinakamahirap gawin ng mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat sa Romans chapter 12 verse 1, therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Amen. Yun daw pong tayo ay sumunod, ialay ang ating mga katawan bilang handog. Amen? Ang pinaka-handog po natin ay ang ating buong katauhan. All our lives, we surrender it totally, completely to God. That is an act of worship. Noong unang panahon sa Old Testament, their sacrifices comprised of getting the best lamb, the best sheep, the best goat, the best animal. At yun po ay kanilang kinakatay at iniaalay sa templo. That is the acceptable way of worship. Why? Because in the Old Testament, they did not have Jesus Christ. Wala silang Jesus Christ. Kaya po ang kanilang pagsamba, ang kanilang pagsunod ay ipinapakita sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop. At pinipili po nila yung pinaka-the best na hayop, yung pinaka-matabang hayop, yung pinaka-malusog na hayop, unblemished, perfect animal sacrifice. Yun po yung kanilang pamamaraan ng pagsamba. Bakit po? Because they did not have Jesus Christ. Amen? Pero sa New Testament, we do not offer animals. We do not sacrifice animals. Why? Because we are so blessed we have Jesus Christ. Amen? Who once and for all offered Himself as a sacrifice on the cross to pay for the penalty of our sins so that we can access the holy throne of God. So that when we approach the throne of God, we approach Him not in our own righteousness because we are unrighteous. We approach the throne of God not in our own holiness because we are unholy. Amen? Kung titingnan tayo ng Diyos, marumi tayo, basura tayo, wala tayong may pagmamalaki. Pero praise God, kasi si Jesus, inako niya lahat ng kasalanan natin at inilagay niya sa kanyang sarili at binayaran niya ito para kapag tayo'y lumapit sa Diyos, Ama sa kalangitan, sa kanyang trono ng biyaya at habag, tayo po ay merong kalayaan. Sapagkat lumalapit tayo at dumudulog, hindi sa sarili nating katuwiran, hindi sa sarili nating kabanalan, kundi sa katuwiran at kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Na siyang inilukob niya sa atin nung tayo po ay tumanggap sa kanya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Malinaw po ba iyon? Amen. And so ang magagawa natin ngayon in the New Testament as Christians, as children of God, we offer our lives as a living sacrifice,
holy and acceptable to Him. Amen? And that is our spiritual act of worship. Amen? So, ang buhay natin, ito ang ating pagsamba sa Diyos. Amen? Hindi lamang yung tayo ay kumakanta, nagsasayaw, tumutugtog. Amen? That is just a small portion of our act of worship to God. Because more than anything else, God is not interested in our talents, in our skills, in our galing. Amen? Sa pagkanta, sa pagtugtog. Hindi ito ang interesado. Ang Diyos ang interesado, ang Diyos sa buhay mismo natin. Amen? Nakapagtumayo tayo rito, tayo po ba'y karapat-dapat na magdala ng presensya ng Panginoon sa ating pagsamba? It is our act of worship. Amen? And so before we do things, amen, before we serve the Lord in all of these avenues, in all of this medium of worship, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay karapat-dapat. Amen? We are worthy because our lives is our act of worship to God. Amen? So kinakailangan po tayo ay sumunod. We should obey God because our obedience is our act of worship to God. Amen? So worship is not just singing or dancing or, you know, doing psalms and hymns. Singing is just part and parcel of it. Ang totoo pong pagsamba sa Panginoon ay ang pagsunod. Obedience is an act of worship. Romans chapter 12, verse 1. Amen? Amen. So that's number 2. Number 3, why does God demand obedience? Why does God wants us to obey? Amen? Because Luke 11:28, blessed are all who hear the word and do it and put it into practice. Amen? Pinagpala raw yung mga sumusunod, nakikinig at sumusunod sa napapakinggan. Ano raw po sila? Pinagpala. And so, we obey because there is blessing in obedience. We are blessed when we obey. Kaya huwag po tayong makampante, oh, ako naman ay blessed kahit hindi ako nag-obey. Ako naman ay blessed kahit disobedient ako. Amen? Tingnan mo, oh, hindi ako nagugutom, hindi ako nagsasuffer, hindi ako namumroblema, everything is fine and good. Amen? But the Bible says, ang totoong blessed, ang totoong pinagpala ay yung mga sumusunod. Kaya hindi ka sumusunod ngayon, sinasabi mo pinagpala ka, hindi kaya. You are not blessed. Blessed ka sa sarili mong pananaw, pero sa paningin ng Diyos, hindi ka blessed. Hindi ka pinagpala at isang araw yung tinatamasa mo, mawawala. Isang araw yung tinatamasa mo, parang hihipan niya ng hangin at ito ay babagsak. It will crumble, kagaya ng pinag-aralan natin kaninang umaga, because it is not founded on the rock. It is founded on the sand. You are a foolish builder. You are building your life on things that are temporal, that are changing, moving, soft, unstable. What are these? Opinions of man. Amen? Wisdom of man. Philosophies of man, dogmas of man, religions of man, lahat ng mga ito ay man-made. Kapag dito mo isinangkal ang buhay mo, if you put your trust and faith in all these temporal things that are man-made, one day, you are like a foolish builder. When the storms of life come, when the floods of life come, when the strong winds will batter you and hit you, you will crumble and you will be destroyed. Because your foundation is soft and unstable. It is built on the sand. Tayo po ay in-encourage ng Lord to build our lives on the rock. And the rock is our Lord Jesus Christ. His word. Because He is word made flesh. Sa John chapter 1. Amen? In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Amen? Si Jesus mismo ang salita. Amen? At siya rin ang Diyos. Kaya po, dapat ang buhay natin ay naka-anchor sa salita ng Panginoon at sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen? Because if you just listen, that's nothing.
Kapag ikaw ay nakikinig lamang pero hindi mo naman sinasakabuhay, that's partial obedience and it is not acceptable to God. Sabi ko nga kanina. Tingnan po natin sa James chapter 1. James chapter 1 in the New Testament. James chapter 1, 22 hanggang 25. James 1, 22 to 25. I will read from the NIV. Therefore, get rid of all moral filth, I'm beginning from 21, that is so prevalent, and humbly accept the word that is planted in you, which can save you. 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in the mirror, and after looking at himself, he goes away, and then he immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but continues to do it, he will be blessed. He will be blessed, amen? Amen. In what he does. Very clear. Let us not deceive ourselves. Let us not mock the word of God. Because if you are hearing and not listening, you are like the man. Pupunta ka raw sa salamin, titingnan mo yung sarili mo. Guwapong guwapo ka. Pagkatapos nung tumalikod ka, pag tumalikod ka na, nakalimutan mo na yung itsura mo. Nakalimutan mo na how you look like. Ganun daw po yung mga taong nakikinig pero hindi naman ginagawa at isinasakabuhay. Or sinusunod ang kanilang naririnig. Amen? You are like a man who looks at yourself in the mirror and then after you go away, you forget how you look like. Amen? Meron bang ganun? Meron pong mga ganun. Amen? Yung, meron po akong dati chinututoran, tuturuan ko siya. Alam niya ngayon. Ngayong sandaling ito ngayon. Pagkatapos ng mga 3 minuto, tanungin mo ulit, hindi na niya alam. Amen? Hindi na niya ulit alam. Amen? So meron pong ganun, mahirap makagets, mahirap makasunod, mahirap makaunawa. And God does not want you to be like that, you know, to be foolish, to be ignorant. God wants you to listen and immediately act and put it into practice. And then, ang promise ng Panginoon sa verse 25, he who hears and does what he hears, he will be blessed. Amen? So, why do we need to obey God? Because there is blessing in obedience. Amen? There is blessing in obedience. Nagtataka ka, hindi ka blessed. Baka naman disobedient ka. Baka naman hindi ka sumusunod kay Lord. May pinapagawa ang Lord sa iyo, hanggang ngayon hindi mo ginagawa. Amen? You circumvent. Ibig sabihin na paikot-ikot ka sapagkat hindi mo ginagawa. You are trying to please God. You are trying to appease God by doing things that are not, you know, hindi naman pinapagawa ng Lord. Amen? Ang sabi ng Lord, ito ang gawin mo. Ang ginagawa mo, ito yung pinaggagawa mo. Eh, hindi naman yung pinapagawa ng Lord eh. Nagtataka ka kung bakit hindi ka blessed. Nagtataka ka kung hindi ka nakakatanggap ng pagpapala. Okay, so look at yourself. You look at yourself in the mirror. And then you look at your life. Are you an obedient child of God? Are you an obedient Christian? Do you obey God? Amen? Or do you partially obey God? Amen? Pag gusto mo ng total absolute blessing, magkaroon ka rin ng total absolute obedience. Magkakaroon ka ng total absolute blessing, overflowing. Kung gusto mo ng pakunti-kunti lang na blessing, edi pakunti-kunti rin yung pagsunod mo because you reap what you sow, di ba? Amen. So, why does God want us to obey? So that you will be blessed. Amen? Para sa atin yon. Para tayo ma-bless. So, imagine si Abraham. Ang pangako ng Lord kay Abraham, all the nations of the earth will be blessed through you. With one man's obedience, sabi ng Genesis chapter 22 verse 18,
all the nations of the earth have been blessed. Sa pagsunod ng isang tao, ang pangalan ay Abraham, na pagpala ang buong mundo, ang lahat ng bansa ng buong mundo, dahil sa pagsunod ng isang Abraham. At sa pag-disobey ng isang tao, na dumating naman ang judgment ng Diyos sa buong sangkatauhan. Sin and death came unto the world with one man's disobedience, Adam. Amen? Adam disobeyed God, and all of humanity was doomed to sin and death. But praise God, because God redeemed humanity when He sent His Son Jesus Christ to die on the cross. Amen? So with one man's obedience, Abraham, all the nations of the earth have been blessed. With one man's disobedience, Adam, all the peoples of the earth have fallen into sin and death. But praise God, because the plan of redemption have been executed by God the Father. And Jesus Christ, 2,000 years ago, died on the cross to redeem us from our sins. Amen? And so, ang blessing nandyan pa rin. Amen? Na-restore yung blessing. So, kinakailangan lamang po natin ay sumunod. Huwag po tayo maging kagaya ng foolish builder. You know, ina-anchor niya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pangarap sa mga bagay na nandito sa mundo. Maging kagaya po tayo ng sinasabi sa Book of James, if you do what the law says, and you do not forget what you have heard, then God will bless you. Ano raw po ang mangyayari kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon? We will be blessed. Do you want to be blessed? Do you want to be healed? Do you want to experience the overflowing blessings of God? Yung sinasabi ng Bible na yung siksik, liglig, umaapaw. Amen? Overflowing. Hindi, eto ka, nauuna yung blessing sa'yo. Amen? Hindi yung blessing, inaantay mo. Ang tagal naman ng blessing, ang tagal naman ng blessing. Ang gusto ng Panginoon, yung nauuna yung blessing sa'yo, na-overcome ka, na-overflow ka, na-overwhelm ka, nalulunod ka sa sobrang dami ng pagpapala. Amen? Yun ang kalooban ng Panginoon. Pero pag hindi natin yung nararanasan, let us check our obedience to Christ. Let us check our obedience to God. Because obedience brings blessing. Amen? And disobedience brings curse. Hindi po blessing ang darating, kundi curse if we disobey God. Amen? So, hindi ko po sinasabi na marami kasi yung mga sabi niya, oh, pag ganyan, pag trabaho yan eh, that's work. Amen? That's work. Hindi po yun. Ang sinasabi ko po rito ay yung ating part sa pagsunod natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, work out your salvation. Amen? Kinakailangan ipakita natin yung produkto at bunga ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. So, yun po ang mga dahilan kung bakit tayo po ay kinakailangang sumunod. There is blessing in obedience. There is reward in obedience. Amen? Meron pong pagpapala. Kaya makikita mo kapag pag ginawa mo yung matagal ng pinapagawa ng Diyos sa'yo, baka magulat ka. Yung matagal mo nang hinihingi, matagal mo nang pinapangarap, matagal mo nang minimithi, magaganap at mangyayari, yun lang pala yun, pinatagal ko pa. Dapat noon pa lang sumunod na ako. Yun lang pala ang kailangan. Amen? Ang tagal-tagal ko nang dinaramdam to. Nung sumunod ako, amen, nung sumunod ako sa Panginoon, nawala, amen, yung pakiramdam ko, nawala yung dinaramdam ko, nawala yung sakit ko, yung karamdaman ko. Nung sumunod ako sa Panginoon, nabuksan ang langit, hindi na ako naghihirap, hindi na ako isang kahig, isang tuka, nabuksan ang langit at ako'y nakaranas ng pagpapala. Amen? Sapagkat ako ay sumunod. There is blessing in obedience. Amen? And so look at your life. If you have been disobedient to God, that must be the reason why you are under curse and not under blessing. Amen. So next, obedience is an act of faith. Amen. So 1 John
chapter 2, verse 36. 1 John chapter 2, verse 36. Ano pong sabi doon? 3 to 6. 1 John chapter 2, verses 3 to 6. We know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar. And the truth is not in him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in him. This is how we know that we are in Him. Amen. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Amen. So kapag sinasabi raw po natin na nakikinig tayo, pero hindi naman po natin na ginagawa yung napapakinggan natin, tayo raw po ay mga sinungaling. We are liars, and liars go to hell. Amen? Liars go to hell. Sino raw po yung mga pupunta sa impyerno na sinungaling? Yung mga nagsasabing nakikinig pero hindi naman ginagawa. Hindi naman sinasakabuhay. Because anyone who obeys the word, God's love is truly made complete in him. And that is how we know that we are in him. Paano mo raw malalaman kung ang isang tao ay na kay Kristo? Kapag siya po ay tumatalima. Kapag siya po ay sumusunod. Amen? Kaya madali mong makita eh kung ang isang tao ay isang totoong Kristiyano. Amen? So, nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng bagong buhay. Iniiwan ang dati. Okay? So, which leads us to the next part, which is, you know, obedience is better than sacrifice, which is the title of our message for today. Let us learn from these very important truths of the Bible. Let us go to the book of 1 Samuel and let us learn from the man called Saul. Saul was the king of Israel. Siyang unang hari ng Israel. Ang mga Israelita, wala silang hari nung una eh. Amen? Kasi ang hari lang nila ang Diyos ng Israel. Pero gusto nilang kopyahin yung pamamaraan ng mundo. Kasi yung mga kapitbahay nila may mga hari eh. May mga haring Nebuchadnezzar, may mga haring Assyrians, si Jehur. Marami silang mga hari. So gusto ng mga Israelita, magkaroon din sila ng hari. O, edi pinagbigyan sila ng Diyos. Binigyan sila ng hari. Ang pangalan ay si Saul. Now, let's go to 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Let's begin from verse 1. Samuel said to Saul, I am the one, the Lord, who sent you to anoint your king over the people Israel. So listen now to the message from the Lord. Si Samuel po ay ang prophet ng Panginoon na siyang nag-anoint kay King Saul. Kinakausap ng Diyos si Samuel as a prophet and messenger of God para ibigay ang mensahe kay Saul. Ito ang mensahe sa verse 2. This is what the Lord Almighty says, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now, go, attack the Amalekites and destroy them totally, completely, everything that belongs to them. Do not spare them. Put to death all the men, the women, the children, the infants, the cattle, the sheep, the camels, and the donkeys. Ito po yung very specific na command ng Panginoon kay Haring Saul sa pamamagitan ng kanyang propeta Samuel. Bakit po ang mga Amalekita hindi nilimot ng Diyos yung ginawa nila? Sapagkat nung lumaya ang mga Israelita mula sa Egypt, sila ay nasa ilang, inatake sila ng mga Amalekita. They were attacked by the Amalekites and God did not forget that. God wanted to let them perish. Gusto ng Diyos mamatay sila, ang lahi nila, because they are a wicked people. Sila po ay mga masasamang tao, ang mga Amalekita. Kaya ang nais ng Panginoon, sila po ay ma-annihilate. You can only annihilate the wickedness of this race if you totally destroy them.
completely destroy them. That is the command of God. Amen? So kapag ikaw ay inatake ng mga kaaway mo, akala mo hindi nakikita ng Diyos yun? Nakita ng Diyos yun. Naghintay ang Panginoon ng tamang panahon ng paghihiganti. Amen? Hindi nalibot ng Diyos yung ginawa ng mga Amalekita sa bayan ng Diyos. At ito na ang panahon ng paghihiganti at very specific ang command ng Panginoon. Destroy them. All of them, even their animals. Amen? And so, sa verse 4, Saul summoned the men and mustered them at Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 men from Judah. Saul went to the city of Amalek and set an ambush in the ravine. And then he said to the Kenites, okay, nandun po yung mga Kenita, go away, leave, so that the Amalekites will be destroyed and that you will not be destroyed. Binigyan ng mercy ni Saul itong mga Kenites kasi hindi naman sila talaga ang pakay nilang patayin eh. Yung mga Amalekita. Amen? So kung wala ka na mga, itong sabi ng ni Saul, you showed kindness to the Israelites when they came out of Egypt. Imagine, pag ginawan mo ng masama ang mga anak ng Diyos, hindi ka lilimutin ng Diyos. Gagantihan ka ng Diyos. Amen? Babalikan ka ng Diyos. Kaya hindi mo kailangan ipagiganti sarili mo eh. Ang Diyos ang maghihiganti sa'yo. At kapag ginawan mo naman ng mabuti ang mga anak ng Diyos, hindi ka rin lilimutin ng Diyos. Itong mga Kenites, binigyan ng warning ni Saul, kung ayaw niyong madamay, umalis kayo. Sapagkat hindi kayo ang pakay namin. You have shown mercy to the Israelites, kaya hindi kayo ang papatayin namin. So you go. They were given warning and they were spared. Amen? Kinahabagan sila ng Diyos. If you show favor to the children of God, to the people of God, to the works of God, God will not forget you. Amen? Amen. Hindi lumilimot ang Diyos. Pagpapalain ka niya, bibigyan ka niya ng reward for what you have done in the past. Sometimes, sabi siguro mga Kenita, bakit ano ba nagawa namin? Sila mismo hindi na nila naalala yung ginawa nila. Eh. But you know, somewhere, somehow, some time ago, they showed mercy and favor to the people of God and God did not forget that. And so God spared them. But the Amalekites, barkado rin sila sa Diyos. Amen? Amen? And they are doomed. They are bound for judgment. And God gave specific instructions. You annihilate them. You kill them all. Because they are a wicked people. Amen? Huwag niyong sabihin na, oh, ang Diyos pala, ganyan ka ano? Ganyan ba ang Diyos? Bakit pumapatay ang Diyos? Amen? So, panahon na para tayo po ay mamulat ang pagkakakilala natin sa Diyos ay isang Diyos na mahabagin, maawain. Tama po yan. That is just one of His characters. But God is also a God of judgment and righteousness. And He brings down judgment upon the people who deserve it. Amen? And the Amalekites are the wicked people. They don't, you know, wala na sila, nakita na ng Diyos, na-force ng Diyos, wala silang planong magbago. Wala silang planong magbalik loob. Wala silang planong magbagong buhay. And so, they need to be destroyed. Okay? Very specific. Verse 7. So, Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur to the east of Egypt. Verse 8. He took Agag, the king of the Amalekites, alive. And all his people, he totally destroyed with the sword. Amen? Pinatay lahat ni Saul, lahat ng Amalekita, except for one, the king of Amalekites. Imagine, sa dami ng i-spare mo, yung pinaka-leader pa niya, parang ganito, upatay mo lahat ng mga demonyo at lahat ng kampo ng Diablo. Pinatay mo lahat ng demonyo, tapos itinira mo ang Diablo. It's like you killed all the demons and then you spared Satan. Allowing yourself to be attacked by Satan in the end. That's why God wants you to kill them. Amen? That's why God wants you to annihilate them. Because in the end, they will come back to you and kill you. Amen? God has foreseen that. Nakita na ng Diyos yun. Pero hindi nakikinig si Saul eh. Hello? Partial obedience. Pinatay nga niya lahat except one. Tinira niya si Agag.
And Agag is a representation of the flesh. Agag is a representation of the world. The desires of the flesh, the desires of this world. Itinira mo ang flesh mo. Itinira mo yung gusto mong itira sa buhay mo. Amen? Kristiyano ka sa maraming bahagi ng buhay mo, pero itinira mo yung mahal na mahal mo, yung alak, hindi mo may surrender. Amen? Nagtatago ka. Kakaakala ng mga kapatid, Starbucks na kape yung iniinom mo, yung pala yung laman nun eh, ano? Alak. Amen? Nakalagay lang sa lalagyan ng Starbucks, pero ang laman, alak, alcohol. Kasi yan ang agag mo. Isinurrender mo ang lahat sa buhay mo, except, amen? Isinuko mo ang lahat sa buhay mo, except, may mga agag tayong itinitira. Ano yung mga agag natin? Yung mga lust natin, yung mga vices natin. Amen? At akala mo, hindi yan may nakikita ng Diyos. Amen? Akala mo natutuwa ang Diyos kasi inispare mo si Agag. Akala mo natutuwa ang Diyos kasi pag nakatalikod, hindi nakikita ni pastor, ni brother, ni sister, ni nanay, ni tatay, ni brother, ni sister, ay humihit-hit ka, lumalaklak ka, nagsusugal ka, gumagawa ka ng kasalanan sa dilim. Amen. Nangangalunya ka, meron kang mistress or whatever. Amen. We have agags in our lives. We have partial obedience in our lives because we spare some. Amen. Meron tayong tinitira. At ganun po ang ginawa ni Saul. Itinira niya si Agag. Parang itinira mo ang Diablo. Pinatay mo lahat ng demonyo, pero itinira mo ang si Satan. Amen? Di ba napakawalang logic nun? That's what actually Saul did. Verse 9. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and the cattle, the fat calves, the lambs, and everything that was good. This they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Okay, hindi lang si Agag ang itinira nila, yung hari ng mga Amalekita. Itinira nila yung mga matatabang tupa, magagandang mga cattle, fat calves and lambs. Amen? Nagandahan sila. Ang lulusog nito. Sayang pag pinatay natin. Sayang pag nilitsyon natin. Sayang pag sinunog natin. Sayang. Amen. Pinangihinayangan nila itong mga bagay na to. Amen. So you see, these are some of those hindrances in our obedience to God. Amen. Yung pong yung ating flesh, the agags in our lives, we fail to surrender them. We spare them. At inaalagaan natin yung mga agag na yan. Amen? Tuwing Sabado, nagkakaroon tayo ng mga secret toning session. Amen? Pastor ka na, pastora ka na, pero gumagawa ka ng kasalanan sa dilim kasi hindi naman nakikita ni brother ni sister. Ito yung mga agag na hindi mo na isuko, inispare mo kagaya ni Saul. Ang sabi ng Diyos, patayin mo, pero hindi mo pinapatay. Inaalagaan mo. Amen? Pinapakain mo. At patuloy mo itong, you know, ginagatungan. Amen? Patuloy kang umiinom ng alak, patuloy kang nagda-drugs, patuloy kang nangangalunya, patuloy kang gumagawa ng kasalanan. Amen? Isuko mo na yung agag. Amen? Amen? Amen. So, yan ang number one. Number two, ano pong sabi doon? But Saul and the army spared the sheep. Not only agag, but the sheep. Amen? Ano itong mga to? Sheep, cattle, calves, lamb. These are the pleasures of this world. Nakita nila maganda, mataba. Naku, pwede pa ito. Amen? Bakit na, sayang naman pag pinatay. Amen? Pero yan nga, magkakanulo sa'yo eh. Kaya dapat mong patayin. Amen? Gaano man kaganda yan. Sabi ko nga noong nakaraan, Satan will try to sugarcoat sin. Sin to be, you know, beautiful and nice and fat and lovely and, you know, desirable, but it's still sin, no matter how you sugarcoat it. At yun ang nais ng Panginoon na ma-realize natin. That's why we should destroy it completely, no matter how mataba or how maganda these animals are. Amen? Ang instruction ng Panginoon is to totally destroy, completely destroy.
And so, yun pong ginawa ni Samuel. Ni Saul, ano pong ginawa niya? He spared Agag the king, and he spared the healthy sheep and lamb and animals. Pero yung mga pangit, pinatay din niya. Okay? So, yun yung minsan ang nag-hinder sa atin, yung ating worldly desires, pleasures, worldly pleasures. Sa verse 10, I am grieved, then the word of the Lord, verse 10, then the word of the Lord came to Saul, Samuel. Verse 11, sabi po ng Panginoon, I am grieved that I have made Saul the king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was troubled and he cried to the Lord all night. Amen. Dahil sa ginawa po ni Saul, alam niyo po sa ibang version, sabi niya, I repent, sabi ng Panginoon. Sa ibang version ng Bible, dito sa NIV, I am grieved, nalulungkot ako. Ang Diyos ay nalulungkot kasi nag-disobey si Saul. Hindi niya sinunod yung perfect instruction ng Panginoon sa kanya. Nagkaroon lang siya ng partial obedience, hindi complete, total, absolute obedience. And the Lord is grieved by that. Amen? Sa buhay po natin, kapag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, iba-iba yung ginagawa natin. Hindi natin sinusunod kung ano yung perfect na instruction ng Panginoon. Iba-iba yung pinaggagawa natin at akala natin natutuwa ang Panginoon. Just like in 1 Samuel 15 to 11, I am grieved. Ang sabi ng Panginoon, I repent that I have made King Saul the king of Israel. Amen. Ito yung mga instances na kung ang Panginoon pwede lang magsisi, nagsisisi ang Panginoon. Pero alam lang Diyos yun eh. He's an omniscient God. Pero nalulungkot lang ang Panginoon. Because at the end of the day, it's our choice. It is Saul's choice to obey or disobey. Hindi po ba? At sa buhay po ni Saul, he chose to disobey. Akala niya okay lang. Partially, nag-obey naman ako eh. Ito pa nga, ang yabang niya sa verse 12, ituloy natin. So, nag-iiyak si Samuel. Alam niyo po ba? Kapag ang mga lingkod ng Diyos, nakikita nila yung mga anak nila na wayward, nalilihis, umiiyak po ang puso. Ito ang mga totoong lingkod ng Diyos. Amen? Lalo na kapag alam mong anak mo yan sa pananampalataya, tapos nag-backslide, nawala sa kalooban ng Diyos, you cry all night, you grieve, because they have disobeyed God. And that is exactly what Samuel was going through. Amen? So in verse 12, it says, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, Saul has gone to Carmel. He has set up a monument in his own honor and turned and gone on down to Gilgal. Amen? Pagkatapos pong magawa ni Saul yung ginawa niya, pumunta siya sa pinatayuan niya ng monumento yung kanyang sarili. Amen? Proud pa siya noon, ha? Kasi akala niya nakasunod siya sa pinapagawa ng Diyos. Akala niya yun. Amen? Pinatayuan niya yung sarili niya ng monumento. Magkaminsan, ganun tayo. Akala natin nakasunod na tayo sa Lord. Pero hindi, kagaya ni Saul, partial obedience yun. Hindi mo na bullseye yung perfect will ng Lord. Amen? Tapos akala mo kung sino ka pang magyabang sapagkat akala mo, ginawa mo na yung kalooban ng Lord. Pero hindi. So, the first thing that Samuel, that Saul did was to, you know, lift himself up, you know, itaas yung sarili niya. At sabihin sa mga tao, oh, ang galing ko ha, ako ang hari nyo, pinatay ko yung mga Amalekita. Oh, ito na yung monumento ko, amen, self-praise. Gusto niya may taas yung sarili niya. Pero hindi naman absolute obedience yung ginawa niya, di ba? Buhay pa kaya si Agag? When Samuel reached him, Saul said, "The Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions." Sabi niya, "Samuel, nagawa ko lahat ng pinagawa mo. Nagawa ko lahat ng pinagawa ng Lord." Amen? But Samuel said, "What then is this bleating of the sheep in my ears? What is this lowing of the cattle that I hear?" Eh, ano itong naririnig ko ng mga boses ng mga ano? Meh! Oh, moo. Amen. Ano itong mga naririnig ko na mga hayop na tumutunog pa? Di ba sabi ng Panginoon, patayin mo lahat?
May naririnig pa akong mga kambing at saka mga tupa. May naririnig pa akong baka. Hindi mo sinunod ang Panginoon. Kahit na gaano pa, patayuan mo pa yung sarili mo ng monumento at sabihin sa mga tao, ikaw nang pinakamagaling, and let people praise you, you know, and look up to you because of your pride. You cannot hide your sin. Amen? Tutunog. Ano sabi ni Samuel? Ha? Sabi mo, ginawa mo lahat ng pinagawa sa'yo ng Lord. Eh, ano itong naririnig ko? May naririnig pa akong baka, may naririnig pa akong kambing, may naririnig pa akong tupa. Hindi mo pinatay. Hindi mo sinunod ang Diyos. Ano ang sabi ni Saul? Saul answered, "Oh, the soldiers." Okay? Sinisi niya yung mga ano niya, mga army niya. "The soldiers brought them from the Amalekites. Oh, they spared the best of the sheep and the cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest." Di ba? O, di ba? Sabi niya, ay, kasi yung mga, ano ko kasi, nanghinayang sila eh. Nakita nila kasi yung mga soldiers eh, nakita nila, okay to ah, pwede tong isacrifice sa templo ng Panginoon. We need animals to sacrifice. Amen? So, maganda yung intention, maganda yung, maganda, di ba? Kasi sayang naman. Bakit mo papatayin yung mga ano eh, ang lulusog ng mga tupa nito, pwede itong ialay sa templo. Ito yung kanyang pananaw. Minsan, ganun yung pananaw natin eh. May pinapagawa ang Diyos, eh, mas okay naman ito eh, maganda naman ito eh, maganda naman ang kinahihinatnan. Di ba? Yun ang pananaw mo, yun ang pagkakaunawa mo, pero sa Diyos, hindi yun. Katanggap-tanggap. Because God demands obedience. God wants perfect obedience. Ang intention ni Saul is to offer this as a sacrifice in the temple, in their temple worship. Amen? Maganda ba yung intention niya? Maganda, di ba? Maganda. Sa tingin niya. Pero sa tingin ng Diyos, hindi tama. Amen? Nagkakaunawaan po ba tayo? Sa buhay natin, marami tayong mga intensyon, mga nais, mga ginagawa na sa tingin natin ay maganda at tama, pero hindi iyan ang hinihingi ng Diyos. Hindi iyan ang pinapagawa ng Diyos. Kagaya ni Saul. Amen? Anong sabi ni Saul? "My soldiers have brought them." Amen? Ang ginawa niya, ipinasa niya yung blame sa mga tao. Hindi niya inako siya yung hari. Hello? Ikaw yung hari. Isang command mo lang, susunod sa iyo yung mga soldiers eh. Ang problema, gusto mo rin. Hello? Gusto mo rin. Magkaminsan, we justify. Eh kasi itinulak ako eh. Itinulak akong gawin ang kasalanan ito. Hello? Kahit itulak ka pa, kung ayaw mo, hindi mo gagawin yan. Amen? Sabi ng mga soldiers niya, "King Saul, itong ating mga hayop ay sayang naman. Pwede ba, iuwi na lang natin to, gagamitin din natin to sa temple worship." Amen? Bilang hari, pwede mo sabihin, hindi, hindi yan ang instruction sa atin ng Panginoon. Ang instruction ng Panginoon, sunugin lahat yan, patayin lahat yan. He could have said that, but he did not. He compromised and he said, "Okay, dalhin natin, kunin natin." Amen? Fear of man. Inamin niya ni Saul. Sa verse 16, sabi ng Panginoon ni habang nag-justify si Saul sa kanyang disobedience, habang kanyang pinagtatanggol yung sarili niya at kung sino-sinong sinisisi niya, sabi ni 16, ni Samuel, "Stop! Tama na yan! At dami mo pinagsasabi, hindi yan ang kailangan marinig." "Stop," Samuel said to Saul. "Let me tell you what the Lord said to me last night." "Tell me," Saul said. Samuel said, "Although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you as the king over Israel. And then he sent you on a mission saying, 'Go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Make war on them until you have wiped them out.'
Verse 19, why did you not obey the Lord? Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Verse 20, sabi ni Saul, but I did obey the Lord. I did obey the Lord. Saul said, I went to the mission that the Lord assigned me, and I completely destroyed the Amalekites and brought back their king. Amen. Sasabihin pa niya, sumunod siya, ha? Hello? Sabi niya, I obeyed the Lord. No, sabihin mo na lang, hindi ka sumunod. You brought back the king, Agag. Verse 21, and the soldiers, they took the sheep, they took the lamb. Amen? Soldiers daw, soldiers love. Hello? Ituro mo na lang yung sarili mo. Huwag kung sino-sinong sinisisi mo. Amen? Huwag mong sisihin si brother, si sister na tinulak kang gawin ang kasalanan yan. Ikaw ang gumawa ng kasalanan yan. Ikaw, Saul, ang hari. Meron kang kapangyarihan, you have the authority, and you have the moral responsibility to do what is right according to God's commands, but you did not. Amen? So, sa verse 21, nag-justify pa rin si Saul. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Amen? Sinasabi pa rin niya yung kanyang justification. We will offer this as a sacrifice. Doon sa Gilgal. Gilgal is where he was anointed as king. Anong sabi ni sa kanya? So, nag-justify siya, di ba? Biniblame niya yung ibang tao. Fear of man. Natakot siya sa kanyang mga constituents, sa kanyang mga soldiers. Nagpa-pressure siya. Hindi niya sinunod yung pinapagawa ng Panginoon, ang ginawa niya. Sinunod niya yung mga soldiers niya. Amen? So, nangyari, si Saul po ay kinumpronta ni Prophet Samuel. At ito pa rin yung justification niya. Yung mga tupa, in-spare ko para sa sacrifice sa temple. Etong sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Samuel, sa verse 22, which is our main verse. But Samuel replied, does the Lord delight in your burnt offerings and sacrifices? As much as in obeying the voice of the Lord, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Amen? Ang pagsunod po, ito ang hinihingi ng Diyos, hindi yung ating mga sakripisyo. Kahit po tayo ay magbigay ng milyon sa ating tithes and offering, God bless your heart for your generosity. But if you are amiss in doing the will of God, that is not acceptable to God. Because it is not the sacrifice that God desires, it is your obedience. Amen? You cannot pay God. You cannot mock God. Hindi mo pwedeng bayaran ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pananalapi, sa pamamagitan ng iyong sakripisyo, ng iyong serbisyo. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo. Amen? I could have, you know, pursued my medical career and became a doctor and maybe became a millionaire and gave tithes and offering to the ministry. Amen? Nagawa ko yung pagpalain ng ministeryo. But I did not heed to the full-time call of God because God was calling me into full-time ministry. You know, I could have, hindi ko pwedeng sinunod yun, amen? Ginawa ko yung gusto kong gawin, amen? Nagpakayaman ako at blines ko ang maraming churches. Naging supporter ako. Natutuwa ba ang Panginoon doon? Hindi, kasi hindi naman yun ang pinapagawa ng Diyos sa akin eh. Ang pinapagawa ng Diyos sa akin, to go into full-time ministry and to serve Him full-time in the ministry. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than your hard work, than your service. Praise God for your hard work. Praise God for your efforts. Praise God for your giving and generosity. But God demands obedience. Perfect obedience, not partial, incomplete obedience, just like Saul. Because Saul thought that he was able to obey God, but he did not. God was not pleased with him. Actually, sa very, very
very few moments in the Bible where God repented. Sinabi po dito, I repent that I made you king. Ang Panginoon, nagsisisi siya kung ba niya ginawang hari si Saul. Sabi ng Bible, hindi ba ikaw ay kinuha mula sa pinakamaliit? You were so small. Why? Because Saul came from the tribe of Benjamin, the smallest of all the tribes. But God had mercy on him. Pero hindi ito nakita ni Saul. Siya po ay nag-disobeyed. Hindi niya nakita na siya ay kinahabagan, kinaawaan, itinaas ng Panginoon. From out of nothing, from out of the smallest tribe, Benjamin, he was raised as the king of Israel. But he did not value this anointing. Siya po ay in-anoint ni King Samuel sa Gilgal in the eyes of the people of Israel. But in the end, he did not disobey God. Ang pinakamalungkot nito, hindi niya na-realize na yung maliit na disobedience niya, akala niya okay lang yon. Proud pa siya, ano pa siya ng monument niya. Sabi pa niya, oh, Samuel, nagawa ko lahat ng pinapagawa mo ha. Yung oblivious siya doon sa truth, yun ang pinakamasakit nun eh. Yung hindi mo man lang ma-admit na ikaw ay nagdi-disobey sa Lord. Hindi mo ma-admit na kasalanan yung ginawa mo or ginagawa mo sa Panginoon. Amen. At sabi niya, nagbigay naman ako. Nag-first fruit pa nga ako eh. Okay na yun. Patas na kami ng Lord. Amen. Gumawa ka ng kasalanan. Ginawa mo. Nag-first fruit ka. Buo yung first fruit mo. Natuwa ba ang Lord sa'yo? Kasi hindi mo naman iniiwan yung kasalanan mo or patuloy mong ginagawa yung kasalanan mo. But you justify. Sabi mo, nag-first fruit naman ako eh. Obedience is better than sacrifice. Yun po ang ibig sabihin. So kahit ibuhos mo lahat ng pera mo sa church, amen, palaguin mo ang church, payamanin mo ang church. Kapag meron kang ginagawang kasalanan sa likod ng buhay mo, amen, may itinatago kang kasalanan sa likod ng buhay mo at ayaw mong sumunod sa Diyos, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Just like King Saul. He had the right and good intention, maybe, in his own eyes. He will use the lamb, the cattle, the sheep, to offer as a sacrifice in the temple of God. But God does not want that. Ayaw ng Diyos yun. Ano yun ng Diyos yun? Mga taga-Amalekita may-ari nun. Dinefile mo pa yung temple. Amen. Dinala mo yung mga espiritu ng mga Amalekita sa templo. Kaya nga, pinapa-annihilate ng Diyos, pinapa-wipe out ng Panginoon yun because that's a wicked people. They're a wicked race. God wants them to be washed out, wiped away. But, nagtira ka. Nagkakaunawaan po ba tayo? God wants us to surrender everything. Our agags, amen? And the pleasures of this world. God wants us to burn everything, surrender everything. Amen? Then and only then we can be acceptable in the sight of God. Amen? Amen. Let us not spare our agags. Amen? Let us continue to obey the Lord in complete, total obedience. Amen? So, does the Lord, sabi ni Samuel sa verse 22, does the Lord delight in your burnt offerings? Natutuwa bang Panginoon sa yung burnt offerings? In-spare mo yung mga animals ng Amalekites? Is he pleased with that? Is he delighted with that? No. The answer is no because obedience is better than sacrifice. 1 Samuel 15:22. Amen? To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. Ituloy natin. Verse 23. For rebellion is like the sin of divination and arrogance, like the evils of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Amen? Ito na po yung consequence ng disobedience. You cannot say that, you know, you disobey the Lord and, you know, everything is just good and okay and fine. Sa buhay po ni Saul, ito yung naging mitsa na siya ay nawala sa pagiging hari. Nawala yung favor ng Diyos sa kanya. Nawala yung anointing ng Diyos sa kanya. Ito yung naging mitsa. Para sa kanya, parang wala lang. Hindi malaking bagay. Hindi malaking bagay. Maliit na bagay lang yun. Amen? Konting kasalanan lang yun eh. Nag-offering naman ako, may malaki. Nag-first fruit ako, malaki. Nag-fasting ako, 40 days. Amen?
Nagpasting ka 40 days, pero meron ka pa rin kasalanang kinikimkim sa puso mo. May galit ka pa rin. Puot, sama ng loob, binanakit. Ang galing mong magfasting, pero punong-puno ka ng galit, ng inggit, ng sama ng loob. Amen? So, obedience is, to obey is better than sacrifice. So, ito po yung mga consequences ng disobedience ni King Saul. Number one, his sin was equated to divination. So verse 23, his sin was equated to rebellion and divination. Ano ba yung divination? Ang layo naman yun, nag-disobey si Saul, tapos inequate ng Bible into divination. What is divination? Divination is yung sinasabi sa Deuteronomy 18 na karumal-dumal sa Panginoon, sorcery, witchcraft, divination. Divination is when you consult mediums, may kinukonsulta ka. Doon sa Old Testament, yung mga hari, nagtatawag sila ng mga diviners or divination practice, nagpa-practice ng divination at kinukonsulta nila yung mga mediums. Amen? Ayaw to ng Diyos. Karumal-dumal to sa Diyos. Bakit? Kasi kinikonsulta mo yung tao, yung mga mangkukulam, manggagaway, mga manghuhula, kinukonsulta mo, pero hindi mo kinukonsulta ang Diyos na may gawa at hawak ng buhay mo. That is the greatest insult to God. Ayaw ng Diyos yun. At nung oras na to, nagalit ang Diyos kay Saul. Sapagkat si Saul ay nagtiwala sa sarili niyang desisyon, sa sarili niyang nais, sa sarili niyang pamamaraan. At hindi siya nagtiwala sa Diyos. That's why it was equated as divination. Because divination is consulting the wisdom of man. Consulting the sorcerers, the mediums, amen, the spirits that are of this world. And that is abominable to God. Ganun po ang naging katumbas ng kasalanan ni Saul. Ito po ay naging karumal-dumal na naging dahilan para siya maalis sa pwesto bilang hari. That's how God, you know, give so much importance to obedience. Small things. Bigyan ko pa kayo ng isang papadaanan ko lang. Si Moses. Si Moses, nung nangangailangan ng tubig ang mga Israelita, Moses was the meekest and the most humble man in the Bible, as described by the Bible. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin lang niya, kasama yung tungkod niya, sabihin lang niya, lalabas ang tubig doon sa bukal. Amen? Sabihin lang niya. Ang ginawa ni Moses, hinampas niya. Hinampas niya. Yun lang ang ginawa ni Moses. Naging daan para hindi siya makapasok sa lupang pangako. Siya po'y naiwan. Hindi po niya nakita yung katuparan ng pangako ng Diyos na siya'y makapasok sa land of promise, sa promised land. Sapagkat hindi siya sumunod sa instruction. Napaka-metikuloso po ng Diyos na kapag nagbigay siya ng instruction, may pinapagawa siya, kinakailangan pong gawin natin ayon sa nais na hindi ayon sa nais natin. Lumabas naman sabi ni Moses. Lumabas naman ng tubig. Ang importante, lumabas yung tubig. May nainom yung mga Israelita. Hindi nga yun ang gusto ng Diyos Ang tinitingnan ng Diyos yung pagsunod mo. Ang sabi ng Diyos, sabihan mo, lalabas ang tubig. Ang ginawa mo, hinampas mo. Ganon din si Saul. Ang sabi sa kanya, patayin mo lahat ng Amalekita. Anong ginawa ni Saul? Maganda ito, hindi ko to papatayin kasi ialay ko sa templo. Maganda yung intention, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Malinaw po ba? That's why obedience is very important. Because it could spell the difference between your blessing and your curse. It could spell the difference between life and death. It could spell the difference between anointing and the departing of the anointing, just like in the life of Saul. Dineclare na ni Samuel, ang sabi niya, today God has rejected you as the king of Israel. That is the consequence of Saul's disobedience. Amen? Number one, he had fear of man. Natakot siya sa tao niya, sa mga constituents, sa pressure siya. Bumigay siya. Number two, hindi niya naisuko yung kanyang laman. Huwag niya sabihin, kasi inuwi ng mga inuwi ng mga soldiers ko Hindi, ikaw may gusto nun, kaya pinauwi mo. Amen? Ginagamit mo lang dahilan yung mga soldiers mo, pero ikaw ang may gusto nun. Ginawa mo yung kasalanan yan kasi gusto mo.
And that is the pleasures of man. Amen. God does not, God abhors that. God detests that because God wants us to find pleasure in Him. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Where do you find delight? Where do you find pleasure? In the Lord. Not in the things of this world. Not in the cattle, not in the lamb, not in the sheep, which are from the Amalekites. You find your pleasure in God. Don't find pleasure in the flesh. Amen? Kahit na pinakagwapong lalaki pa yan, kung hindi yan ang binibigay sa'yo ng Diyos at hindi yan ang kalooban sa'yo ng Diyos, isuko mo yan, iwanan mo yan. Kahit na pinakamagandang babae pa yan, kung hindi yan ang kalooban sa'yo ng Diyos, isuko mo yan, iwanan mo yan. Find pleasure and delight yourself in the Lord, not in your flesh, not in your lust. Amen? Hindi sa cravings ng iyong laman. Amen? Kundi, hanapin mo ang pleasure sa Panginoon. Hello? Ganun po ang nangyari kay Saul. He found pleasures in these things. Kaya sabi ni Samuel sa kanila, why? Why did you pounce on the plunder? Bakit mo pinag-interesan itong mga plunder na ito? Eh, napakalinaw ng instruction. You kill them, you wipe them out, you annihilate them. Amen? And that was the greatest mistake that Saul did. Amen po ba? So, he spared Agag and he pounced on the plunder from the Amalekites. And so, because of this, God was grieved. Amen? Sa buhay po natin, ang pinakamasakit at pinakamahirap yung mag-grieve natin ang Panginoon. Amen? Para bagang sinasabi dito, God repented that He made Saul king. Amen? Siguro naman, wag naman dumating sa puntong magsisi ang Diyos na linigtas niya tayo. Wag naman pong ganun. Amen? Magsisi ang Diyos na tinawag niya tayo. Kasi kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon, tayo po ay representative ng Panginoon. We carry the name of the Lord. Nakakabit ang pangalan ni Kristo sa atin. Kristiyano tayo. Kaya kapag gumawa tayo ng mga bagay na karumal-dumal, gumawa tayo ng mga bagay na hindi nakaiigaya sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao, napapahiya ang Diyos sa buhay natin. Amen? And that's what exactly Saul did. He was the anointed king of God. He was the representative of the nation of the people of God, Israel. And he did this abominable and detestable things. Amen? Which was equivalent to divination and rebellion. Amen? Yung ginawa. Para kay Saul, hindi rebellion yun, ha? Pero para sa Diyos, rebellion yung ginawa niya. Maliit na bagay. Minsan maliit na bagay sa atin, pero malaking bagay para sa Diyos. Amen po ba? Amen. So, ganun po yung ginawa ni Saul. So, Samuel was very angry. He cried all night. And this rebellion that Saul did was actually, you know, equated to divination and rebellion, divination, and tingnan po natin, sabi ganun, for rebellion is like the sin of divination and arrogance, like the evil of idolatry. Yung ginawa niya ay naging equated to idolatry. Paano nangyari yun? Amen? Ang layo naman yung idolatry. Ano ba yung idolatry? Idolatry is when you value somebody over God. Pag pinahalagahan mo yung sarili mo higit sa Diyos, idolatry yun at ayaw ng Panginoon yun. At sa oras na to, si Saul, pinahalaga niya yung sarili niya. Nilagyan nga niya yung monumento yung sarili niya. Akala niya siya na yung pinakamagaling, nagawa niya yung kalooban ng Diyos. Pero sa totoo, hindi. And that is idolatry. When you regard yourself better than God. When you consult yourself, sabi niya, may pinapagawa ang Diyos sa'yo, hindi, mas maganda to. Kasi yun sa tingin mong maganda. Naunawaan ba natin? Pinagtitiwalaan mo yung sarili mo higit sa Diyos. That's idolatry. Number one ang sarili mo, hindi ang Diyos. Kasi pinapaniwala mo yung sarili mo. Ito ang sabi ng Diyos, ang sabi mo ito. Mas maganda to. Mas magaling pa tayo sa Diyos. Anong tawag mo doon? Idolatry. Kaya ang idolatry, hindi lang yung meron tayong mga imahe. Amen? Kundi meron tayong mga nilalagay sa puso natin, na mahal natin, higit sa Diyos.
At si Saul po ay ganun. May agag siya. May pagmamahal siya sa laman. May pagmamahal siya sa mundo. Sa pleasures of this world. He spared it and he kept it to himself. And if you do that, you will not prosper. Just like Saul. Judgment will come upon you. Naunawaan ho ba natin? Amen. So disobedience is, you know, God saying something, but you do otherwise. Disobedience is when God tells you to do this, and then you do another thing. That is the greatest insult to the wisdom of God. Parang mas magaling ka pa sa Diyos. Amen? Mas magaling ka pa sa omniscient God kapag ginawa mo yon. That is disobedience. And so that's why it is a very big deal in God. Amen? May pinapagawa siya, sa, anak, gawin mo ito, ito ang ginawa mo. Ibig sabihin, mas magaling ako sa iyo, Lord. Ito ang gagawin ko. Naunawaan ba natin? That's why disobedience is equated to idolatry. Doon po sa verse 23. Idolatry is when you value something more than God. So when you do this, that means naniwala ka sa sarili mo, naniwala ka sa payo ng ibang tao, at hindi mo sinunod ang payo ng Diyos sa'yo. We are like our own sorcerers. Tayo yung sarili nating mga sorcerers and wizards and divination, you know, divination practices. Sa buhay po ng sa ating pong mga buhay, ang pinaka number one na idol natin, sarili natin eh. Self-loathing or you know, believe na believe sa ating mga sarili. We are all idolaters in our own way because we love ourselves more than the Lord. And as a result of that, God can reject us. Amen? So, do you think that, you know, if we partially obey God, and not completely obey Him, we can make up for it by, you know, doing good works, or sacrificing, or giving, or serving. So, tinatapalan natin yung disobedience natin sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Pero hindi po yun acceptable. Amen? 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Sabi ng Panginoon, you call me master, but you obey me not. Amen? Tinatawag mo akong Panginoon, pero hindi mo ako sinusunod. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin ngayon. You know, meron akong nabasa na sabing ganun, one of the reasons why people find it hard to be obedient to the commands of Christ is that they are uncomfortable taking orders from strangers. Mahirap sumunod kapag yung nag-uutos sa'yo ay estranghero sa'yo. Hindi ba? You question, sino ka ba? Ba't mo ko inuutusan? Pero kapag ang nag-uutos sa'yo ay karelasyon mo, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, meron kayong relasyon, hindi ba madali ang sumunod? It is very difficult to obey when you follow orders from somebody you do not know. You are stranger. And that is a reflection of our relationship with Christ. If we are stranger to Christ, if we have departed from Christ, if we have strayed away from our relationship with Christ, that is when you find obedience very difficult to do. Sapagkat estranghero ka na sa Panginoon. Mahirap na sa iyong sumunod kasi ang layo mo na sa Lord. Ang layo ng relasyon mo sa Panginoon. You have gone wayward in your relationship with Christ. And so, when you find it very difficult, when you struggle to obey the Lord, look at your relationship with the Lord. Maybe you are very far, far away from the Lord in terms of your relationship. That's why you struggle to obey. But when you are so close to the Lord, when you know and you know and you know ang pintig at tibok ng puso ng Panginoon, amen? Parang ganito eh, sa tingin pa lang kuha mo na eh, di ba? Kapag masyado kayong close ng isang tao, kilalang kilala mo, sa tingin pa lang, sa kilos pa lang, basa mo na. Kaya naman, alam mo kung ano yung ayaw niya, alam mo kung ano yung gusto niya, kasi meron kayong malalim na relasyon.
meron kayong pinagsamahan. At ganun din sa buhay natin. Hirap na hirap tayong sumunod sa Diyos. We find it difficult. We struggle to obey the Lord because we don't have a relationship with the Lord. Or maybe we have had a relationship with the Lord that was like what? Ages ago. Yung relationship mo sa Lord, mga 30 years ago pa yon. Ngayon wala ka ng relasyon sa Panginoon, kaya hindi ka na makasunod. Naunawaan ba natin? So, you know, when we are strangers or distant with somebody, it is difficult to obey. That's understandable. And it is the same with our relationship with Christ. When we are apart from Christ, when we are distant from Christ, when we are strangers with Christ, it's difficult to obey. Mahirap. Amen? Mahirap sumunod. Kaya ang una nating gagawin is to mend that relationship. Ayusin yung relasyong iyon sa Panginoon para makasunod tayo, para maayos tayo, para magkaroon tayo ng perfect obedience, kagaya ng sinasabi ng Bible sa 1 Samuel 15, to obey is better than sacrifice. Because God does not want our sacrifices. God does not want, you know, the things that we offer Him. God wants our obedience. God wants our obedience. Amen? At sa buhay po natin, kung na-strain yung relationship na yon, sa buhay po natin, kung meron tayong hinihingi sa Diyos at hindi natin ito natatamasa, hindi natin ito nararanasan, baka po ang ating relasyon sa Panginoon ay broken. So ang dapat po natin gawin ay i-restore yung relationship na yon. At sa oras na to, ang Panginoon ay hinihimok tayo. God is inviting us to restore that relationship with Him so that we will not be strangers with Him, so that we can obey Him. Amen? Easily. Amen? Perfectly. Absolutely, completely, totally. God wants us to mend that relationship. And we can do that now if we come to Him and humble ourselves to Him. Alam niyo po sa Bible, actually umamin naman si Saul eh. Sabi niya, I have sinned against God. Amen? Sa kanyang pakikipagtalastasan at pakikipag-usap kay Samuel, sabi niya, I have sinned against God. Aminado siya. Inamin niyang nagkasala siya sa Diyos. At sa buhay natin, kung meron tayong aaminin sa Diyos, aminin na natin ngayon upang maibalik ang relasyong yun at magiging madali ang pagsunod sa atin. Mahirap tayong sumunod sapagkat wasak ang relasyon natin sa Diyos. Mahirap tayong sumunod sapagkat hindi natin kilala ang tunay na Diyos. Kung kilala natin ang tunay na Diyos, makakasunod po tayo ng madali. Makakasunod po tayo ng ganap at kumpleto. At sa oras na to, kung meron po tayo mga disobedience sa buhay natin, let us surrender it to God. Amen? Sa John 15:5, sabi doon, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Amen? Kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. We are nothing. We can do nothing. John 15:5. Amen? Kaya sa oras na to, meron ka bang hinihingi sa Diyos? Meron ka bang karamdaman? Meron ka bang kahilingan? Meron ka bang pinagdaraan ng mabigat, mahirap? Ang una nating gagawin ay ayusin ang relasyon natin sa Diyos. At tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ayusin ito ngayon. Kung meron tayong dapat pagsisihan, kagaya ni Saul, isurrender natin ang ating mga agag. Isurrender natin ang ating mga pleasures of the flesh. Isurrender natin ang fear of man. Saul was pressured by his constituents, by his army, by his people, that he gave in to the pressures. Fear of man is not important. Fear of God is important. Matakot tayo sa Diyos, huwag sa tao. Sapagkat ang Diyos ang may kakayanang tayo ay hukuman at itapon sa impyerno. Matakot tayo sa Diyos, huwag sa tao. Kaya kung kinakailangan meron tayo, dapat isuko ngayon na. Amen? Let us surrender our agags. Let us surrender our pleasures. Let us kill the flesh. Let us, you know, give to God complete, perfect, absolute, total obedience because this is what He demands. This is what He requires.
The Bible says obedience is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Do you have disobedience in your life? The Bible says the disobedient will go to hell. The disobedience will be judged by God. Just like King Saul, the rejection of God came upon him. The anointing departed from him. Mula sa pagiging hari, siya'y tinanggalan ng Diyos, ng pwesto, ng anointing. Ipinalit sa kanya si King David because he was disobedient to God. Naway wag po tayong maging kagaya ni Saul. Naway wag po tayong maging kagaya ni Saul na sa kabila ng kanyang tinatamasang magandang buhay, siya po ay nawala sa favor ng Panginoon because he disobeyed. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. You who are listening right now, maybe you are out there somewhere, somehow, and the Lord is speaking to you. God is talking to you right now. God is telling you something, but you are doing something else. God is revealing to you something, but you are hesitant. You are deaf to hear the word of God. God is telling you to kill the flesh, but you are satisfying the cravings of your flesh. God is telling you to kill Agag, but you are sparing your Agag. You are hiding your sin. God is telling you to give up the pleasures of the flesh. King Saul did not obey God completely because he spared the fat lamb, the fat cows, the fat sheep, with the intention of offering it to the temple worship of God. But God rejected that because God said to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. You might be a member of religion, and you are very, very religious and devout and devoted and sincere in your religion. But that is not God what wants. Hindi yan ang kailangan ng Diyos at hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay pagsunod. Ang hinahanap ng Diyos ay pagsunod. Total obedience, complete obedience. Surrender your agag, surrender your pleasures of the flesh. Surrender your fear of man. Surrender your rebellion. Surrender everything. And make a sincere vow to obey the Lord, to be obedient to the Lord, to do His will. Kundarabashikitaka. If it costs me everything, I'll obey. Hallelujah, Lord. I'll obey and serve You. I'll obey because I love You. I'll obey, my life is in Your hand. If it's the way to prove my love when feelings go away, if it costs me everything, I'll obey. Ang sabi ng kanta, if it costs me everything, I'll obey. What does it cost you to obey the Lord? Does God call you to surrender anything to God? Meron bang pinapasuko sa iyo ang Diyos? Meron bang pinapaiwan sa iyo ang Diyos? Meron bang kasalanan na pinapatalikuran sa iyo ang Diyos? Sa oras na to, kapatid, huwag kang gumaya kay Saul. Huwag mong panatilihin ang agag sa iyong buhay, sapagkat mawawala ang favor ng Diyos. Mawawala ang anointing ng Diyos. Mawawala ang calling ng Diyos. Sayang, siya ang unang hari ng Israel, pero sa isang maliit na bagay, hindi siya sumunod sa utos.
Hindi niya pinatay si Agag na hari ng mga Amalekita. Hindi niya pinatay ang mga hayop at inuwi niya. At balak pa niyang ialay sa templo. Anong sabi ng Diyos? Today, God has rejected you. To obey is better than sacrifice. Kapatid, meron ka bang ginagawa para pagtakpan ang iyong disobedience? Itigil mo na yan sa oras at araw na to. Isuko mo sa Diyos. Hindi ka ba mapagpala? Sarado ba ang langit at ikaw ay hindi makaranas ng blessing? Sa oras na to at araw na to, isuko mo sa Diyos ang dapat mong isuko at mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. At ngayon ay bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, isuko ang ating mga disobedience, isuko ang ating mga agag, isuko ang ating mga pleasures of the flesh, isuko ang fear of man, ang ating rebellion, ang ating idolatry sa ating mga buhay. Lamasyanda na bakay. Sabihin mo, Panginoon, patawad. Kagaya ni Saul, hindi ako sumunod ng ganap. Kagaya ni Saul, hindi ko pinatay ang agag sa aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad at isinusuko ko ang lahat-lahat sa akin. Patawad po sa aking hindi pagsunod, sa aking mga kasalanan, sa aking mga bisyo, sa aking pag-inom ng alak, sa aking pangangalunya. Patawad po sa aking hindi pagsunod. Patawad po sa aking kasinungalingan. Patawad sa aking galit po at sama ng lobby na nakit-inggit. Patawad po, Panginoon, sa aking pag-satisfy ng laman. Patawad sa aking mga agag sa buhay. Patawarin mo ako, Panginoon. Forgive me, Lord, for all my sins and iniquities. Forgive me for my anger, hatred, bitterness, jealousy. Forgive me for satisfying the cravings of my flesh. Forgive me for indulging in alcohol and nicotine and drugs and addiction. Forgive me for indulging in adultery and immorality. Forgive me for my homosexuality and lesbianism. Forgive me for disobeying you. Forgive me for grieving you. Forgive me for hurting you. Forgive me for shaming you in my life. Come on, you know what is your agag? You know what do you have to surrender to God? You know what you have to surrender and totally lift up to God right now? Talk to your God. Commune with Him. Dwell in Him. And surrender your disobedience, whatever it is. You cannot hide forever from God. Just like Saul, obedience is better than sacrifice. Yes, O God, may pinapagawa ba sa iyo ang Diyos pero iba ang ginagawa mo? May payo bang binibigay sa iyo ang Diyos pero ibang payo ang pinapakinggan mo? Lamasyakataka. Isuko mo sa Panginoon. Isuko mo ang alak, sigarilyo, pagsusugal, mga ngalunya. Isuko mo ang lahat ng gawa ng laman. Isuko mo ang pride. Isuko mo ang pagsunod sa tao, pagkatakot sa tao, pero hindi pagkatakot sa Diyos. Come on, surrender everything to God. Everything. God said, everything you annihilate, you kill, you wipe out. You wipe out the Amalekites. Huwag kang magtitira. Do not spare. But Saul disobeyed. Nagtira siya ng mga Amalekita. Nagtira siya. Ang nais ng Panginoon, walang matira. Walang matira ang kasalanan at disobedience sa ating buhay. And so surrender to God and mend your relationship with God. I'll obey.
baby, 'cause I love you. I'll obey, my life is in your hand. If it's the way to prove my love when feelings go away, if it costs me everything. Napakaganda nung sabi ng kanta, if it costs me everything, I will obey. Kahit na masarap humithit ng sigarilyo, kahit na masarap ang uminom ng alak, kahit na masarap ang magsinungaling, mga lunya, mag-indulge sa works of the flesh. If it costs you everything, obey! Obey the Lord! Surrender it to God. Talikuran mo ang kasalanan at sumunod sa Panginoon. At sa oras nito, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, sinusuko ko ang lahat sa iyo. Pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Come into my life, Lord Jesus. Be my Lord. Be my God. Be my Savior. As I surrender everything to you, completely, totally, absolutely, reign in me and make me the kind of person you want me to be. Kapatid, mula ngayon, magbabago ang buhay mo. Magbabago ang direksyon ng buhay mo sapagkat bumalik ka sa Diyos na i-restore ang relasyon mo sa Diyos at hindi ka na estranghero sa Diyos. Hindi na mahirap ang sumunod sa Diyos sapagkat ngayon ikaw ay naging anak niya at siya ay naging iyong ama. At bilang ama, ang nais ng ama sa iyo ay mapabuti ka. Ang plano ng Panginoon sa iyo ay mapabuti ka. Kaya naman sumunod ka sapagkat ang nais ng ama sa kanyang anak ay mapabuti. Kurabasya kataka. At itong sinasabi ko sa iyo, mapapabuti ang buhay mo. Kung noon, kagaya ni Saul, ikaw ay mula sa pinakamaliit na lahi, ikaw ay wala, ikaw ay hindi kilala, ikaw ay tataas ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, ikaw ay ibibigyan ng Diyos ang pagpapala at magiging madali ang pagsunod sa iyo. Kaya naman sa oras na to, tanggapin mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. You will never ever be the same again. Hallelujah! You will walk in the ways of the Lord. You will walk in the righteousness of God. You will fear God and not man. You will obey God and not man. You will totally, absolutely, completely obey the Lord. At hindi mo na sasaktan ang puso ng Diyos. Hindi mo na sisirain ang pagtitiwala ng Diyos. You will not grieve God. You will not grieve the heart of God. But you will obey God. Yes. Yes, O God. Apart from you, we are nothing. And so, Lord, ikabit mo kami ng mahigpit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami makasunod ng ganap at tama. Kompleto, Panginoon. Tulungan mo kami. This is our desire, O Lord. This is our desire to obey you, to worship you, to serve you, to love you, O God. Come on. Sabihin mo sa Panginoon, ito ang nais ko, O Diyos, ang sumunod sa iyo, ang maglingkod sa iyo, ang umibig sa iyo. At kung yan ang pangarap mo, mithiin mo, layunin mo, humanda ka sapagkat bubukas ang langit para mapagpala ka. There is blessing in obedience. Blessed are those who obey God. Handa ka bang dumating ang blessing sa'yo? Handa ka bang tanggapin ito? Kurabasyakatakalabakanda. Sa oras na ito'y magbabago ang buhay mo. Hindi ka na magkakaroon ng struggle sa Panginoon. Kundi ang lahat ay magiging maganda at maayos sapagkat tutulungan ka ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, huwag kang lalayo sa akin, anak. Patuloy kang nakakabit. Patuloy kang
sanga na nakakabit sa akin bilang ubas at ikaw ay mamumunga. Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, I will bless you. I will bless you, saith God, and I will use you for my greater glory. Continue to remain in me. Heed me, saith the Lord, and you will be blessed, and you will be promoted, and you will be imparted by the greatest power that I will pour out in this last day, saith the Lord. Shikidalabashandarabakai. Oh, hallelujah. Magugulat ka sapagkat meron kang mga hinihingi. Magugulat ka sapagkat meron kang ipinapanalangin. Magugulat ka sapagkat meron kang minimithi na napakatagal na, ngunit hindi mo makamtan sa oras na ito sapagkat ikaw ay nagdesisyon na susunod sa Panginoon. Ang langit ay bukas. Tanggapin mo ang sabi ng Panginoon. Receive, saith the Lord. Receive, saith God. Receive your miracle. Receive your healing. Receive your financial breakthrough. In the name of Jesus, lamashata karabakanda. Even right now, God is healing bodies. Pinapagaling ng Diyos ang mga katawang wasak, ang mga katawang may sakit. Hinihipo ng Panginoon ng kanyang himala at kapangyarihan. Receive the miraculous healing touch of God from the top of your head to the soles of your feet. Receive the blessing. Receive the miracle. Receive the healing in the name of Jesus. Yes! Pinapagaling ng Diyos ang lahat ng uri ng sakit karamdaman. Tanggapin mo anuman ang pangalan ng iyong sakit sa oras na ito'y tanggapin mo ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Masakit na likod, masakit na atay, masakit na kidney, masakit na buto, masakit na ulo, masakit na mata, masakit na tenga, anumang klaseng sakit iyan sa pangalan ni Jesus, pinapagaling niya. Tanggapin mo ang himala, tanggapin mo ang kagalingan. Yes, in the name of Jesus. Sino man ang nangangailangan ng financial na pagpapala? Yes. Yes, 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 Lord. Pour out financial breakthrough, financial healing in the name of Jesus Christ. Palayain mo sa utang, Panginoon. Palayain mo, Panginoon, sa maraming mga obligasyon. At Lord, ituwid mo ang buhay. Hayaan mo na mabuhay sa pananampalataya at pagtitiwala at maging tapat sa pagbibigay ng ikapo, handog, first fruit at lahat ng pledges. At hayaan mong maranasan nila, Panginoon, ang pangako mo na hindi ka nila pwedeng i-overcome, Lord God, sapagkat ikaw, we can never outgive you. You will bless us more than we expect, O God, in the name of Jesus Christ. Jehovah Jireh, you are with me. You supply all my needs. Yes. Ikaw na nangangailangan ng financial blessing. Open your two hands to God and be ready to receive financial breakthrough. Financial blessing, receive in the name of Jesus Christ. I command the money to come upon you. I command the contract to come upon you. I command the blessings to come upon your business in the name of Jesus. Kundarabakanda, in the midst of pandemic, God will bless His people. God will bless His children because you are spared from the judgment of this world. The faithful will be spared from the judgment. The children of God will be clothed by the protection of God. The children of God, the true, obedient children of God, will be blessed by God. Kundarabashakataka, receive in the name of Jesus. Yes! Whatever it is that you need from God, mental healing, physical healing, emotional healing, financial healing,
and spiritual healing. Just receive, receive more than enough, more than enough for me. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough. Oh yes, Lord. Thank you for the liberty. Thank you for the redemption. Thank you for the restoration. Thank you, Lord. Today you have set us free from the Agags and the Amalekites of our lives. You have totally, absolutely set us free. And you will enable us to become obedient children of God. We will obey you, Lord, because to obey is better than sacrifice. Gawin mo kami, Panginoon, na mga masunuring anak mo, Ama. Mula ngayon hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik, bawat araw ng aming mga buhay, lumakad kami sa iyong kalooban. Lumakad kami, Panginoon, sa direksyon ng iyong banal na Espiritu. Lumakad kami sa nais mo sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, Ama. We will obey because to obey is better than sacrifice. We thank you and we bless you because you have talked to us today and you have done something great in our lives. You will cause us, O Lord God, to do your perfect will until the last breath of our lives. We thank you and we bless you. We give you honor and praise. We give you glory and worship. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Obedience is better than sacrifice. Amen po ba? Yes. So today we have heard another fruitful message. Amen. At kahit po ako ay talagang napagpala at na-bless. Amen. The message was really penetrated. Amen. Yes. Kasi tulad nga po ng sabi ng Lingkod ng Diyos, sometimes we think that we are doing more than for Christ, but then it's not totally obedient. Amen? So, sapul din po ako doon. Amen po ba? Amen. So, right now, let us go to our exhortation for tithes and offerings. So, sa mga nanonood po sa live natin, wag po muna tayong aalis. Amen? We are not yet done. So, to those who are watching our live right now on Facebook, on YouTube, or whatever social media medium that you are right now, please do not leave yet. We are not yet done. Amen? So, let me just go through again to the message that we have heard. Amen? Obedience is better than sacrifice. So, as true Christians, we have to be obedient. Amen? And for those who do not know, part of our obedience is giving. Amen? So, parte po ng ating pagiging obedient ang pagbibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? And why do we give? Amen? So, In this church, in Kingdom of Jesus Fellowship International, we encourage and we are actually obliged to give to the Lord, amen, to the ministry. And if we give to the ministry, we're actually giving to the Lord, amen. Why? Because the ministry is actually running, amen, of course, by the grace of God, but at the same time, through financial support, amen po ba? Ang ministeryo pong ito ay patuloy na tumatakbo, amen, dahil maraming kaluluwa, maraming taong hinihipo ng Panginoon magbigay, tumulong, amen po ba? Pero at the end of the day, hindi po doon ang nanggagaling naman talaga, amen po ba? That's just one of the means so that our ministry will continuously run and continuously expand, amen? Because at the end of the day, it's God, amen po ba? Hindi naman talaga tao. But at the same time, as true Christians, we are called upon by God to support the ministry, to support, amen po ba? Because it's part of our obedience. But at the same time, sa ating pong obedience, may sacrifice din po talaga. Amen? So, wag po natin kakalimutan yun.
So for our tithes, we have Malachi 3:10, as you all know. At sa mga hindi po nakakaalam, ang tithes ay ating binibigay ang 10% ng ating income, ng ating kita. Amen po ba? So it's not much. 10%, then 90% is for you. Amen po ba? So it's not really much. But at the same time, we have our offering. So sa offering po natin, sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Amen. So sa ating pong pagbibigay, sabi dito, huwag nating kalimutan na lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Amen. Sa pagbigay po natin, huwag po natin isipin na para lang to sa church. Huwag na po natin naisip, kunyari nagbigay tayo ng love gift, huwag po natin isipin na para lang to sa lingkod ng Diyos. Hindi po, at the end of the day, it's all for God. Amen. Hindi lang po sa pagbibigay sa mga full-time ministers po natin, sa lahat po ng ginagawa natin, amen. Kunyari, para sa ministeryo or para sa lingkod ng Diyos, isipin po natin at the end of the day, para po to sa lingkod ng, para po to sa Diyos, amen po ba? Sa pagtugtog natin, sa pagtayo natin sa harap, lahat po to, it all redounds and it should all redound for the Lord, amen po ba? At ang Lord, hindi po yan makakalimot, amen, tulad nga po ng sabi ng lingkod ng Diyos kanina. No matter how long it takes, the Lord will never forget you, amen? Amen. So brothers and sisters, let us remember to give heartily. Ano po yung heartily? Buong puso. Amen. Let us give heartily. Magbigay po tayo ng buong puso sa Panginoon. So sa mga nakikinig po sa akin sa live, amen. So for those who are listening right now, if you are not here in the Philippines, and if you are, kasi nakita ko ang daming comments, mga hindi Pilipino, amen? So for those who are watching right now, even though you're not Filipino or you're not yet part of the ministry, but I know you want to help and support the ministry, please do give so, amen? You could give through your tithes and offering, so you could also give your love gift, your first fruit, amen? Through our bank accounts, amen? They're all provided in the caption, description. So please do give out your tithes and offering. Amen po ba? Right now, where will we use that? So right now, let me emphasize that we are continuously expanding our church. So right now, we need a big budget. Amen po ba? Para mapaganda at mapalaki ang ating church. Amen po ba? So right now, we are trying to continuously expand our church. We are continuously doing church building, amen, not just in our main church, but in different churches, amen. So Kingdom of Jesus Fellowship International, as I've said, is international and we are not just local, amen. So we are trying to build churches, not just here in Manila, but also in our provinces, amen po ba? So I hope you could continuously support our ministry. Please do give out your tithes and offering, your love gifts, your first fruit, amen, to our church building. And also we have our first fruit. So now it's February, but it's not yet too late to give our first fruit. Amen po ba? So magbigay po tayo ng first fruit. First fruit, amen. Ito po ang buong taon, amen, ng ating ikapo ay ng ating kinita. Amen po ba? So in Kingdom of Jesus Fellowship International, sacrificial giving po talaga tayo dito. But at the same time, wala namang binibigo ang Lord. Amen. Lahat ng nagsakripisyo, lahat ng nagbigay ay nakita ko personally, pinayaman, pinalaki ng Lord. At isa lang naman ang hinihingi ng Lord. Patuloy tayong humawak sa Kanya. At pag tayo pinagpala, huwag natin siyang kalimutan. Ayan po ba? Yun lang po ang sikreto nun. So, besides our church building, we are hastening and we are continuously expanding our evangelism. Right now, things are, I guess, less strict. Amen po ba? So, with compliance, marami na po tayong napupuntahan ulit mga probinsya. Amen po ba? So please do support. By your tithes and offering, ginagamit po natin yan sa panggas. Amen. Ng ating pangmisyon. Amen. Sa mga sasakyan. Amen po ba? We are using that for our vehicles. Amen. For the gas, for the transportation, for the expenses of our missionaries so that they could reach out to more people. Amen. Here in the Philippines, especially in our provinces. Amen. And also, we have our bills and expenses, amen, for our church, amen po ba? So, hindi lang po tayo nag-build, hindi lang po tayo patuloy nagpapalaki ng church, kundi meron din po tayong binabayarang tuloy-tuloy na bills and expenses sa ating church. So, please do give and support for our ministry, amen po ba? At alam ko na sa panahong ito, maraming naghihirap, maraming namumroblema, pero ang mga tunay na Kristiyano ay exempted. Amen po ba?
So I hope we could give our tithes offering. So they're all provided in our description. Nasa description po natin yan. You could give through GCash, amen po ba? Through BPI, through BDO, Palawan Express, amen. So many means, amen po ba? So just PM me if you know me, if you know the man of God, if you know the woman of God, if you know the leaders of the church. But I think it's safest to just PM Kingdom of Jesus Fellowship International, our Facebook page. So sa mga gusto pong magbigay na nasa malalayong lugar, pwede nyo po kaming i-PM kung paano, amen? At ngayon nakakatuwa dahil wala nang boundaries, amen, sa pagbibigay. Napakadali na po, amen po ba? So sa mga kapatid na patuloy na nagbibigay, huwag po tayong huminto, amen po ba? Patuloy po tayong sumuporta sa Kingdom of Jesus Fellowship International sa ating man and woman of God, amen? So I also would like to emphasize our love gift, amen? So please let us support also our full-time ministers. Amen po ba? The woman of God, if napagpala po kayo sa turo ng lingkod ng Diyos, Prophetess Shannon Carrillo, if you were blessed by the message and by the life of Prophetess Shannon Carrillo, please do give out your love gift, amen? So nag-birthday po siya last January, amen? So hindi pa po huli, regaluhan po natin ang lingkod ng Diyos, amen po ba? At ganyan din po ang lingkod ng Diyos, Apostle Ricardo Di Carrillo, please do continuously give our love gift. And if we continuously support the ministers and their families, amen, hindi lang po ang ministeryo at ang pamilya nila ang pinagpapala natin, kundi ang Lord mismo, amen, at pati tayo. Amen po ba? At wala namang binigo ang Lord na nagtumulong, sumuporta sa ministeryo at sa mga nagmi-ministeryo. Amen po ba? Amen? Yes. Amen. Amen. And also, ang pangako ng Lord ay napakasimple lamang. Amen. John 10:10. Amen po ba? I came that you may have life and have it abundantly. Amen. So, gusto ko idagdag sa, actually sinabi na to ng lingkod ng Diyos, I would just like to emphasize what the woman of God said earlier. In obedience, there is abundance. Amen po ba? Sa ating pagsunod, merong pagpapala. Hindi po pwede mawala yon. Amen. Although, hindi naman yun yung habol natin. Pero, hindi po natin pwede makaligtaan. Hindi po pwede makaligtaan ng Diyos yon. Amen po ba? So, in obedience, there is abundance. Amen? So, gagawan ko ng quote yon, i-share nyo po sa Facebook natin. Amen po ba? So, tandaan po natin yan. In obedience, there is abundance. Amen? And napakaganda ng word na abundance. Amen? Kasi pag sinabi mong abundance, as in, rumaragasa. Amen? Umaapaw. Amen? Abounding. Amen po ba? Hindi mabilang, hindi mapigilan. Amen po ba? So, tandaan po natin, in obedience, there is abundance. So, again, let us give our tithes, our offering, our love gifts, our first fruit, our pledges, our sacrificial giving, especially now po for our church building. Amen? So, I would like to be transparent. Marami pong nag-pledge, marami pong may mga nag-pledge na at may mga nagbigay ng sacrificial giving for our church building. And I did not expect na mas marami po pala tayong gagastusin. Amen. Sa paggawa pa lang ng CR, hindi ko in-expect na ang mahal pala ngayon ng mga materials. Amen po ba? Pero sabi ko nga sa pag budget at pag-release ng expenses, Lord, ikaw bahala. Amen? Sabi ko, Lord, marami pang darating. Amen? So, okay lang, sabi nga. At nakakatuwa kasi ang Lord talaga tapat. Amen po ba? Sinabi ko pa lang, Lord, ikaw bahala. May bumapasok at may pumapalit na. Amen po ba? At by faith ko itong lahat sinasabi. Amen? Amen? So, again, brothers and sisters, you have heard the situation of our church building. We are continuously in need, amen, for the budgeting of our church expenses. So please do support. And also, iniimbitahan ko na po ang bawat isa, amen, na dumalo, amen. So now ay makita ko na po ang ating mga kapatid na matagal na hindi nakadalo dahil sa pandemyang ito, now ay makadalo na po tayo, amen. So we are having our church, actual church right now. So, it is in compliance with the guidelines. 10 a.m., amen po ba? And 3 p.m. So, napakaganda po ngayon, amen. Meron tayong umaga. Kung hindi ka pwede ng umaga, pero sana i-live mo pa rin. Meron po tayo sa hapon, amen. At kung meron po tayong, kung hindi naman kayo pwede sa hapon, i-live nyo pa rin, pwede naman kayo sa umaga. Amen po ba? So, again, brothers and sisters,
3 p.m. in the afternoon and then 10 a.m. in the morning. Amen. Sunday, amen, here in Marikina. Amen po ba? So, if you want to go, mas maganda po kasi talaga na talaga nakakapunta kayo. I-PM nyo po kami kung saan yung address, kung paano makakapunta. Amen po ba? So again, brothers and sisters, we miss you. Amen. So please do come here in Marikina. This is our new location for our actual service. Dito po tayo ngayon sa Marikina. Magsama-sama po tayo. Amen. We are complying with the government protocols. Amen. Pero wala namang koro-korona sa mga tuloy na Kristiyano at sa taga-KOJF. Amen. So huwag po tayong matakot. Amen. Tayo po ay dumalo at mas mapagpapala po tayo pag tayo ay dumalo dito. Sa mga hindi naman talaga kaya at malalayo, patuloy po tayo mag-share ng ating live. Amen. Ng ating social media, Facebook Live and YouTube Live. At mag-comment po tayo at nakakatuwa, may mga nagko-comment, nagpi-PM sa atin, nag-ask ng prayer request. Amen. Gusto po natin yan, gusto po yan ng Lord na patuloy po tayo nag-reach out sa ministeryong ito. Amen. Gusto po namin yan, ako personally, ng lingkod ng Diyos, gusto po namin nakikita ang inyong mga messages na nang humihingi ng tulong, ng prayers. Amen. Kasi nakikita namin na katuwang pa rin namin kayo at nakikita namin na part pa rin kayo ng KOJF. Amen po ba? So patuloy po tayo mag-comment, mag-PM, amen, sa ating Kingdom of Jesus Facebook Live. Amen. At nakakatuwa po kasi nakikita namin na kailangan pa rin natin ang Kingdom of Jesus. Amen. Na part pa rin ng Kingdom of Jesus ng ating family, ng ating life. Amen po ba? So again, brothers and sisters, let us give our tithes and offering. We can give through our BPI, GCash, BDO. Amen po ba? And also, Palawan Express, or if you know me, padala nyo lang po. At huwag po kayo mag-alala, lahat po ng ating binibigay ay hindi nawawala ng kabuluhan at ginagamit po natin para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? So, again, let us give our tithes and offering. Amen? Sa mga wala po, at saka po pala sa mga nagbibigay, please PM nyo po ako. Kunyari, nagbigay po kayo sa BPI or sa GCash, i-PM nyo po ako, amen. So, if you give, please PM me. So, tell me kung tithes or offering, love gift, first fruit, para po malista ko, ma-record ko. Amen. Kasi nare-report po natin yan sa BIR. Amen. Legal po tayo. Amen. So, if you are gonna give your tithes or offering, please do PM me or the Kingdom of Jesus Fellowship International and let us know where you plan to designate it. So, for example, if it's for your tithes, for your offering, for your love gift, for your first fruit. Because we have to record that and we have to list that down because we are reporting that also to our Bureau of International Revenue or our national government. Amen? So, ayun po. Now, let us pray for our tithes and offering. Let us all close our eyes and let us talk to God right now. Dear Heavenly Father, thank you once again for the wonderful message that you have given us. Lord, right now, I know, Father God, bago ko pa binukas ang aking bibig, bago ko pa binigay ang mensahe, ito, binuksan mo ng mga puso ng nakinig. Sila na yung nagbigay at patuloy na magbibigay. So Lord, right now, I pray, Father God, for your abundance, for your blessings to overflow upon each and every one of us. I pray, Father God, for those who are listening right now but aren't able to give, touch their lives, touch their hearts so that they could give. Give them the means to give. Bless them, Father God. Bless their work. Give them work, Father God. Give them sources of income. And Lord, I pray, Father God, in these last days, magtayo ka pa ng mga supporters sa Kingdom of Jesus Fellowship International. This is the time, Father God, that we need more supporters in Kingdom of Jesus. So Lord, right now, kung sinong nakakarinig nito, sila na, Father God. Sila na ang itayo mo, silang payamanin mo, palaganapin mo, i-bless mo, Father God, para makapag-support sa Kingdom of Jesus Fellowship International sa iyong mga lingkod sa huling kapanahon ng ito. So Lord, right now, I pray, Father God, for your continuous blessing, richness, Father God, wealth, Father God, to abound, Father God, here in Kingdom of Jesus Fellowship International and to our every listeners, to our brothers and sisters, pastors, full-time workers, Father God. And Lord, lahat ng ito, hindi para sa aming sarili, hindi para kanino man, Father God, kundi para sa'yo. May we all use this, Father God, multiply this so that we could continuously hasten, we could continuously expand, Father God, your church, the Kingdom of Jesus,
to continuously use this, Father God, to reach out to more people, to more lives, Father God. So right now, thank you, Father God, for your wisdom, for your knowledge, for your blessings, for the wealth, for the abundance, Father God. And thank you for reminding us that we have to be obedient, Father God. And as we obey, we will also be blessed mightily, effectively in this final hour. And all of these, Father God, maraming salamat. Alam po namin sinagot mo na. At ang bawat Kristiyano ay magsabi ng amen at amen. So again, brothers and sisters, 3 p.m. and 11 a.m. 10 a.m. and 3 p.m. po dito sa Marikina. I-PM nyo po kami sa mga gustong dumalo. At tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Sige po, tayo po lahat ay tumayo na para po sa ating pangwakas mga panalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po, O Diyos. Sa araw na ito, na muli mo, O Diyos, ibinaba ang iyong mensahe sa aming lahat, Lord. Thank you so much, Father God. Muli na naman, Panginoon, itanim mo ng malalim, Panginoon, O Diyos, sa aming puso't isip ang iyong mga kautusan, ang iyong mga salita na dapat naming lakaran na dapat naming sundin at isakabuhay. Lord, our obedience is better to our sacrifice, Father God. And you know our heart, Lord. You know it, Lord. And please let us know you. Let us know, Father God, what you want us to do. And let us do what you want us to do, Lord God. Magawa namin, maisakabuhay namin ng buong puso, na may buong masayang puso, Panginoon, na sinusunod lahat ng salita mo. Lahat ng inuutos mo sa amin, Father God, ay masunod namin, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Lord, Father God, na ito ang aming kailangan sa buhay na ito, Panginoon. Ikaw ang aming kailangan, ang salita mo ang aming kailangan upang mabuhay, Panginoon. Upang maging maayos ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Lord, na hinihingi namin ng iyong leading, ang iyong pangunguna sa araw-araw naming buhay, Lord. We need you, Holy Spirit, more, Lord. Lead us always, Lord, Father God. Kaya nga, Panginoon, huwag mo kaming bibitawan. Huwag mo kaming lalayuan, Lord. Hawakan mo po kami ng mahigpit. Buong pamilya namin, Father God, ang aming mga anak, ang aming angkan. At gamitin mo po kami, Panginoon, upang magligtas pa ng mga kaluluwa, hindi lamang po ng aming mga kaibigan, ng aming mga mahal sa buhay, ng kahit na sino, Lord, na dapat iligtas, Panginoon, maligtas po namin sa pamamagitan ng aming buhay, Panginoon. Gamitin mo po kami, Father God. Gamitin mo kami ayon, Lord, sa nais mo, Panginoon. Let your will be done in our life, Father God, in Jesus' name. At Lord, marami salamat, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, ay laging masayang sumunod, masayang maglingkod sa iyo, Father God, in Jesus' name. Hayaan mo, Lord, Father God, na ikaw na lamang, Lord, sa aming puso't isip, sa lahat ng oras. Ikaw na lamang, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord, as always, Lord God. Lord, maraming salamat sa mga lingkod mo na nagpapatuloy, Panginoon, na magturo, na nagpapatuloy na mangaral, Panginoon. Ihatid ang iyong mga mensahe sa aming lahat. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy mo, Lord, na sila'y pagpalain. Patuloy, Lord, na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Higit pa po, Panginoon, sa kanilang mga inaasahan, Lord. Financially, materially, spiritually, Father God. Samahan mo pa ng mas malakas mo pang kapangyarihan ng iyong mga lingkod. Bless them more, Lord, Father God. Ang kanyang buong pamilya. Ganun din naman, Panginoon, kung paano mo sila ginagamit. Kami rin, Panginoon, ang mga anak nila espiritual, ay maging magamit mo rin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Lord. Maraming salamat, Ama. Uuwi kami, Panginoon, na tagumpay ang aming mga buhay. At magsasakabuhay, Panginoon, ng iyong mga aral at turo. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo kaming ingatan.
Ilayo sa lahat ng mabibigat na pagsubok. Ilayo sa mga sakit karamdaman. At balutan mo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo sa lahat ng oras. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang bawat isa'y magsabi ng amen at amen.